Hello mga ka-Astig. Welcome sa aking vlog. Astig TV by Edsel Julianes. So ngayong gabi, naisipan ko mag-share kung paano ba ako napunta dito sa Cavite. Kasi galing akong Bicol, napadpad ng Cavite. Cavite. Ako Bisaya, Bicolano, Cavite. Napadpad ng Cavite upang may pagsapalaran sa buhay at maghanap na rin ng trabaho. So, dati kasi napadpad ako ng Cavite mga siguro almost 2013 August. Malis ako ng Bicol August 31 2013. Nakarating ako ng Cavite September 1 kasi magdamag ang biyahe nun eh. So, malapit na pala ako mag-anniversary dito. Eh, palakpakan. Malapit na ako mag-anniversary. So, 7 years na ako dito sa Cavite. Sasabi ko ng Cavite nyo na ako. Pero hindi. Bicolano na tayo. Proud to be Orago. So, napadpad ako sa Cavite dahil siyempre gusto ko rin magtrabaho kasi gusto ko rin ma-experience na pag-independent. Kasi sa Bicol, halos wala akong trabaho dun. Pakagraduate ko ng high school, nagtambay ako ng 2 years. After 2 years, nag-aral ako sa TESDA. Mga 3 months ata yan. After noon, nakapagtapos ako. Ang inaral ko nga pala sa TESDA ay, alam nyo yun, yung gumagawa ng aircon. Aircon technician. Yun ang inaral ko. Rack NC2. Ref and aircon technician NC2. So, nakapagtapos ako nun. Kaso, mag-OGT kami sa Taytay Rizal nun. Hindi ako sumama sa OGT. Kasi, alam nyo yun, first time ko eh. First time kong malayo sa family. First time kong malayo. So, ayun, sabi ko, anong, sa Cavite na lang ako dito sa EPSA. So, ayun. Ngayon na nga. Tapos yun. Sumama ako sa ate ko. Nakarating ako dito sa Cavite nung una. Malungkot. Nalulungkot ako kasi, syempre, bago ka lang. Bago yung environment mo. Tapos yung mga ano dito, yung bahay niya sa Bicol ay malawak. Pagdating dito yung natututuloyin mong boarding house mas malaki pa yung sala nyo. Diba? So parang nakapanibago. Tapos mga ano kayo, tatlo katao kayo sa isang boarding house na maliit. Diba? So nakakapanibago, walang sala. Ipasok mo kwarto agad. Nandun na yung lababo, nandun na yung dutuan, di ba? So, ganito sa Cavite. Mas maganda pa rin talaga sa probinsya. Kaya lang nga lang, binasta ko rin makapunta dito sa Cavite kasi sabi nila, malaki daw ang sahod. So, ayun na. Sa ano kasi, di ko pa na-try mag-apply sa Bicol kung magkano'ng rate doon nung umalis ako. Pero dito sa Cavite, naabutan ko 315. 315 o ng company ko ay EPI, International Precision Assemblies Incorporated, dyan rin sa may EPSA. So, yun. After noon, ay September 1, September 5, ay nag-apply ako. Nag-apply ako sa EPI. After noon, first company ko nga yung EPI, nag-apply ako doon. So natanggap naman ako. Mabilis na ako natanggap. Hindi ko alam, mabilis ko natanggap. Tapos yun, nanibago na naman ako. First time ko magtrabaho sa isang factory. Sa isang factory na hindi ko alam kung ano bang gagawin ko dito. So, ayun na nga. Siyempre kabado nung una. Pero, pagdating ko doon sa company, ay mga kasama ko pala, puro din baguhan. Puro din galing probinsya. Tapos yun, di lumakas yung loob ko kasi hindi naman rin pala ako nag-iisa. So, ayun na nga.
diniplay kami. So, masaya yung napuntahan ko. Ang ginagawa ko naman sa ePy ay mga battery backup. Alam niyo yon, yung battery backup, yung halimbawa may nag-burn out. Tapos siyempre mawalan ng supply, so yung battery backup yun ang nakakabit para may supply agad ulit yung para may supply ulit yung unit. So yun na, maganda naman, maganda sa ePy. Kasi mga sahod ako nun ng 4,000. Pinakamatas na rin ng 4,000. 4,000 sa ano, sa isang linggo. Kasi linggo ng sahod na nun, every Friday. So, kagandahan din eh, nakaipon ako dun. Kahit pa paano. Kasi ano, hindi pa ako magasto nun. Ngayon kasi magasto. Ano-ano ang binibili. So, yun. Na-deploy ako sa ePy ng September, na-endo ko ng February. So, yun, after nun, wala na, tambay ulit sa Cavite. Hindi bago na naman, ang trabaho, boring pala ang trabaho. Tapos yun, ay nag-apply rin ako sa HDI. Pero sa kung saan dito na ako na-regular. Pero yung pinagdaan ko sa HDI, grabe. Casual, tapos ng agency, tapos yun, na-regular. Pero okay lang. At least may tamang panahon nga sa lahat ng bagay. At least naghihintay ako, yun, na-regular na ako. So, yun na nga, hanggang ngayon, nandito na ako. 7 years na ako sa Cavite. So, yun. At yun, napadpad ako dito kasi nga, ano, yun, dahil sa gusto ko magtrabaho, gusto kong matry na maging dependent. Tapos pa ba makakilala ng ibang tao. Yun, so yun lang, yun lang naman ang ano ko ngayon. Pero masaya dito, I swear. So yun, casting yun, nalaman nyo na kung bakit ako nandito sa Cavite. Yun. Salamat sa panonood. God bless you.